dumating. May pangmalakasan pang galing. At syempre, Pinoy na Pinoy. Isa sila sa pinakasinusubaybayan ngayon sa P-pop scene. Alamin natin ang mga bagong milestone at ang dapat pang abangan sa 6-member boy group live na live sa frontline sa umaga, Alamat! Huwag na natin patagalin pa, live na live dito sa frontline sa umaga ang new gen P-pop group na Alamat. Good morning, boys! Good morning, boys! Okay, si Mo, Jao, Alas, Taneo, Tomas, and RG, thank you so much for coming here. And alam namin, oh, hindi ito yung first time nyo sa frontline sa umaga. Last year, nag-guest na rin namin kayo. Pero pagkatapos ng isang taon na launch kayo noong February 14, kamusta naman yung experience so far? At madami na yung mga magiliw na tawag nyo sa inyong mga fans. Sobrang ano po, nakakataba ng puso since lagi nilang sinusubaybayan yung mga musika namin. Parang sobrang gaan sa pakiramdam. Oo, no. Okay, doon naman tayo sa ibang side nito, no? Isang year o dalawang year na rin kayong magkakasama. Kamusta naman ang ano, ang bonding ninyo together at kayo yung mga mukha ninyo nakikita nyo araw-araw, di ba? Ayun, I think po, sobrang close na kami kasi mag 2 years na po kaming magkasama sa isang bahay. Sa totoo nga lang po niyan, sa July 26 po, magkakaroon kami ng parang maliit na ceremony lang para magkaroon kami ng, oh yan, 2 years na kayong magkasama, gano'n, nag-training. May celebration yan, pa. Oo. Okay, para po sa inyong kaalaman, kakaiba yung grupo na ito. Dahil kita naman natin sa kanilang pangalan, yung Alamat, Pinoy na Pinoy. At ang bentahe nyo rin, ito nga ang mga multilingual songs ninyo. Taga saan ba kayo? At kayo ba yung ano, mga lingwahe nyo ba yung mga sinusulat ninyo? Ikaw, taga saan ka? Tama po. Ako po, galing po ako sa Siliao, Zambales. Ako po, galing po ako sa Pampanga. So, I'm a Kapampangan. Ako po, galing po akong Davao, Bisaya. Ako po, Tabuk City, Kalinga, Ilocano. Mm-hmm. Ako galing po sa Bicol, Tabaco City. Yon. Ako po, galing po ako. Eastern Samar, Borongan, Eastern Samar, Waray. Oy. Yes. Paano nabuo yung konsepto ng grupo ninyo at paano yung naging proseso nito? Ayan po, ang creative director namin na si Direct Jason Polaksamana, siya po yung nag-isip sa concept ng Alamat, which is yung multilingual po, tsaka Pinoy talaga yung aming ipopromote, which is pati sa pananamit, hindi lang sa lyrics ng kanta. Mm-hmm. Ayun, pati sa music video at para makapagbigay ng history about sa Philippines. Ito nga, nakaraang Huwebes lamang eh, pasabog nyo nga itong latest single ninyo, yung Say You Love Me. Yes. Yes. Na sinasabi nilang mas mature and daring. Bakit nila sinasabi yun? Sa music video po kasi and sa everything, sa pati sa choreo, sa dance moves, pati sa lyrics, mas mature po siya and mas daring siya compare sa mga previous songs namin. Mm-hmm. And ayun po, pwede po nilang i-expect na ganito yung magiging approach namin sa mga susunod, pero tignan natin kung ganito ba talaga kasi kami po, open naman po kami talaga sa pag-experiment at pag-experiment, pag-explore po ng music pa namin. Pero bukod nga dun sa kanta, meron din kayong nilikhang music video. Kamusta naman yung naging experience yung sa production nun? Jao? Ayun, yung music video po, it's one day shoot lang po talaga siya. So, it's jam-packed. Kailangan talaga namin ibigay yung effort namin sa dancing, ayun. Pagod po, pero masaya po yung experience since it's a new approach to explore. Yes! Ayun, mukhang handang-handa na kayo dahil maging parte din kayo ng much-awaited Tugatog Filipino Music Festival. Yes! This weekend, I believe? Sa Friday po. Sa Friday. Kung saan makakasama ninyo ang iba pa sa mga naglalakihang P-pop group. Your thoughts on it? Gaano kayo ka-excited? And sino-sino makakasama ninyo? Yun Tugatog po. It's a really great opportunity para po sa aming mga P-pop groups dahil ma-feature po namin yung talento talaga ng Pinoy and yung years of hard work and training po namin. Bali, makakasama po namin dito ang iba't ibang P-pop groups and makakolab po namin yung Beanie. Yes. And hands down sa kanila kasi super disciplined po nila, super galing, and besties na po kami.
Okay, itong P-pop na to, no? Kasi marami nga tayong P-pop groups ngayon eh. Bakit sa tingin nyo nag-resonate ito sa bagong henerasyon ngayon? Si ano naman? Si Alas. Tahimik lang to si Alas eh. Go Alas. Siguro para sa amin, yung grupo namin, gusto namin i-promote talaga yung pagmamahal sa kultura natin, pagmamahal sa identity namin. And we want to spread that self-love among our viewers, among our fans, and to all who's watching us. Say you love me, ika nga. Okay, yes. Excited na ako marinig kayo. So take it away. One, two. Won't you say you love me? Whoa. Ako pa ba yung minamahal? Won't you say you need me? Whoa. Sabihin mo ang iyong dinadama. Para wala ka nang nararamdaman tuwing inawa ka ng iyong kamay. Parang hindi ako ang nilalaman ng puso't isip mo na dati kong kamay. Alright, yes. Mga magiliw, abangan po ang Alamat sa upcoming Tugatog Music Festival this coming Friday. Kasama na rin ang iba pang P-pop groups. Maraming salamat sa pagbisita dito sa Frontline sa umaga. More power, more success, and enjoy what you're doing. Thank you so much for having us.